Naimbag na aldaw. Ngayong araw, samahan niyo na naman kaming magluto ng sinigang. Talagang nasa dugo ng isang Pilipino na kahit napakainit na ay gugustuhin pa rin humigop ng napakainit na sabaw. Aminin man natin o hindi, kahit napakainit ng panahon, talaga namang napakasarap kahit na tumatagaktak na yung pawis natin, napakasarap pa rin humigop ng mainit na sabaw sa mainit na panahon. Nandito nga si Mama ngayon at si DR sa bahay. Kahit napakainit ng panahon, napagdesisyon na naming magsinigang. Isa lamang po ito sa mga specialty ni DR. At sa mga katulad kong hindi ganun kagaling magluto, alam nyo na ho ano ang first preferences na hahanapin ninyo. Alam naman natin na hindi makukumpleto ang sinigang kapag wala yung mga dahon-dahon. Talagang nung elementary days ko, hindi ko maintindihan ano ang nagugustuhan nila sa sabaw dahil para sa akin noon, mas masarap na yung mga prito or yung mga pagkain na walang sabaw. Pero sabi nga nila, habang tumatanda tayo, mas nalalaman or nare-realize natin kung ano yung mga mas masarap at mas mahalaga sa buhay at mas healthy. Nasa dugo na rin talaga nating mga Pinoy na kahit napakainit ng panahon at nag-grave tayo sa mainit na sabaw, talagang gagawan at gagawan natin ang paraan at magluluto tayo. Noong mga oras na ito, talagang gutom na po talaga kami dahil sa amoy pa lang po ng ginigisa namin, parang pakiramdam namin ay nalalasahan namin yung sinigang. Hindi pa nga naluluto yung sinigang, ramdam at amoy na namin yung asim dahil lahat pala kami ay hindi pa naliligo. Kasi tabi po sa mga kapatid nating hindi kumakain ng baboy, dahil sa ating sinigang po, karni ho ng baboy ang ating gagamitin. Gagamit ho tayo ng sinigang na mix dito. Sinigang na gabi ho ang gagamitin natin. Isang sachet lang ho yung ginamit namin. Pagtingin ko nga sa niluluto ni DR, agad akong napatawa. Sabi ko, para namang lulunurin mo kami sa sabaw. Ang sagot naman niya sa akin, sabi niya, kapag nilagay niya na daw yung mga dahon-dahon mamaya, ililiit na naman daw yung sabaw. Kaya mas okay na daw din yung ganyan. Hindi ko alam kung totoo yung sabi-sabi na dahil daw sa sitaw o sa ibang mga beans, nagko-cause ng rayuma. Ramdam ko rin talaga yung sakit ng rayuma. Pero kung ano't ano man po ang mga paniniwala ng mga matatanda, dapat na lang po siguro nating irespeto, wala naman po sigurong masama kung maniniwala tayo or susunod. At ayan na nga po, malapit nang maluto ang ating sinigang. Nilagay na ho natin yung mga dahon-dahon at makikita nyo naman po sa sabaw na talagang ang lapot-lapot niya na. Talagang natatakam pa rin ako hanggang ngayon. At last, ang pinakahihintay ng lahat, ayan na ho, naluto na ho ang ating sinigang na baboy. Ano pa pong inihintay na? Natin. Tara na ho, kain ho tayo. Manganta yun, mga onta. Kain po! Maraming salamat sa panunood. For more videos, please like, follow, and share. Maraming salamat!